Lagpas 50 kilometrong bagong lane mula Santa Rita hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik. At 8 kilometrong bagong lane mula Balem hanggang Mabalacat, Pampanga. Yan ang mga proyektong tinapos at ginagamit na ng mga motorista sa NLEX. Ang gastos ng Manila North Tollways Corporation, 2.9 billion pesos na gusto na ngayong bawiin sa pamamagitan ng dagdag singil sa toll. Ang hirit nila sa Toll Regulatory Board o TRB, taas na 27 centavos kada kilometro sa closed system o mula Bukawe hanggang Dau o Santa Ines. Pag naglagay tayo ng puhunan, halimbawa, o naglagay tayo ng investment, may ini-expect din tayong return. Ang aming primary objective is mapaganda ang serbisyo sa ating mga motorista. Ang dating 218 pesos na bayad mula Bukawe hanggang Dau o Santa Ines magiging 238 pesos kapag naaprubahan ng hirit. Ang dagdag singil na ito sa NLEX ay hiwalay pa sa tatlong nakatenggang petisyon sa toll rate hike na hindi pa rin naman naaprubahan ng TRB. Pero sa kasong ito, aprubado raw ng TRB ang mga proyektong ginawa. Kaya kampante ang pamunuan ng NLEX na agad na maaprubahan at maipatupad ang tinatawag nilang add-on adjustments. Pero sagot ng TRB, dadaan sa proseso ang hirit na dagdag toll sa NLEX. Mangyayari yan, hearing muna. Balancing act ang ginagawa ng Toll Regulatory Board dito. The interest of the concessionaire, the financier, and the interest of the public. Walang pinagbigyan sa mga hirit na dagdag toll sa NLEX mula 2013, 2015 at 2017. Pero sagot ng MNTC, kahit dinala na nila sa arbitration ng usapin, tinatapos pa rin nila ang mga naipangakong proyekto. May limit yon kung hanggang saan namin kayanan kung nagkukulang na yung cash flow event. Pag nagtagal, siyempre magkakaroon na yung limitation. Wala pang nakaschedule na hearing sa pinakahuling hirit na dagdag toll sa NLEX. Alvin El Chico, ABS-CBN News.